I don't have a problem with them ganging up on me. Con gusto nera, that's their right. Caso sana, kong sa pag-iisip nera, na tama sila, they should debunk my medical advice. Hi everyone, welcome back to my channel. Kung bago kayo dito, ako nga pala si Dr. Alvin Francisco. Isa akong doktor na naka-base dito sa Philippines. So maraming nag-chat sa akin, maraming nag-PPM sa akin na kung ano daw yung stand ko sa issue with Dr. Adam and Dr. F***. Ayoko sana makisaw-saw sa issue na to. Kung nakikita nyo sa mga previous videos ko, laging masasaya lang, laging good vibes lang. Flashback. Girl, yung ano, yung pag sa mga ano, sa mga bangko, bago ka pumasok, sila yung pagtatanungan mo ko. Galing ha? End of flashback. Nagtuturo lang ako ng mga sakit, tapos minsan binavlog ko yung buhay ko. I know wala ako sa position to correct any person or any product. First of all, bago ko to simulan, ang intention ko sa video na to is to express my opinion. At kung ano man masasabi ko dito, it won't reflect kung saan ako affiliated ngayon. So, nabasa nyo, napanood nyo, at malamang na-search nyo yung issue with Dr. Adam and Dr. F***. Alam naman natin na si Dr. Adam, matagal na siyang gumagawa ng YouTube videos since I think 2018. And pinapanood ko yung mga videos niya. Nakakatuwa nga kasi isa siyang Australian doctor pero yung mga target audience niya is mga Filipinos. Marami nagbe-benefit sa videos niya kasi sobrang entertaining, sobrang educational. Tapos yung iba, tinatawag tong free medical advice or free medical consult online. Actually, noong una, medyo nagtataka rin ako kay Dr. Adam kasi yung mga nireactan niya, yung mga sikat na artista, naging issue din sa kanya yun eh. Pero pag pinapanood mo kasi yung videos niya, ang goal lang naman talaga niya is to educate people. Hindi nga naman manonood yung mga tao kung hindi mangyayari yung sakit na yun sa mga artista or sa mga sikat na vloggers. I'm still a young doctor, I'm still on training, pero kahit ganun, marami na ako nakitang pasyente. Sa mga pasyente na yun, may mga nakita ko na nag-take ng mga natural herbal products. Pero sadly, after taking or after trying those products, nag-deteriorate sila. Nakakalungkot kasi kapag nakikita ko yung mga patients ko na hindi maganda ang kinakalabasan. Kami mga doktor, binibigay namin itong mga gamot na to. Mahal siya, oo, mahal. Kasi nagiging maintenance nga siya, kasi nagiging lifetime siya. Pero ito kasi yung mga gamot na pinag-aralan ng matagal na pagsusuri, duman ito sa matagal na clinical trials. After watching some of her videos, actually, agree ako sa mga explanation niya ng mga sakit. Agree ako sa mga laboratory tests na sinasuggest niya. Naintindihan niya yung sakit. Ang medyo kakaiba lang kasi yung management. Naisip ko tuloy, yung mga patients na pumupunta sa kanya is mga nagpa-second opinion. Kasi nga siguro wala nang pera yung mga pasyente, so pumupunta sa kanya. They have the right naman to choose kung anong medical advice yung susundin nila. Pero bakit kaya ganun? Siguro, pera? Wala nang pera? Tapos kasi available online or available to any media yung mga testimonies ng mga gumaling. Para sa akin lang to, ang opinion ko, kaya sila nagre-resort into other ways kasi nagkakaroon sila ng false sense of hope or false sense of security. Kasi nga maraming gumagaling dun sa other way na yon. Ito, malungkot na katotohanan to. Marami akong kakilala na nag-aakala o yung mindset nila kapag nagpa-check up sila sa doktor, ang goal ng doktor is perahan sila. Pero hindi totoo yun. Ang rule lang naman namin dito sa bansang ito, sa Pilipinas, is magbigay ng healthcare para sa inyo. Bakit namin kayo peperahan? Wala kami na kung maraming pera sa inyo. Kaya nga sabi ko diba sa video ko na isa, kapag nag-doktor ka, hindi ka yayaman. Hindi totoo yun. Isa pang malungkot na senaryo, ginagawang katotohanan yung mga testimony ng mga taong gumaling sa products, sa ibang products. Tapos, lahat naman nakapanood nun, inaakala nila na gagaling din sila. Kasi nga, napanood nila na gumaling ang tao na to. Kasi kaya nga, testimony lang yun, pwede gumana sa kanya, sa'yo, pwede hindi gumana. Hindi ako against sa alternative form of medicine. Hindi ako against sa alternative forms of drugs or alternative forms of gamot. Against ako sa pagpapakalat ng misinformation. Against ako sa pagpapakalat ng false hopes. Against ako sa pagpapakalat ng false sense of security na gagaling sila doon. Against ako sa mga taong nagte-take advantage para sa ikakabuti ng sarili nila. Alam mo, tatakbo na na yung Senado yun. So yun lang, siguro tatapusin ko na itong video na to. Sana maayos natin ito. And we hope for a happier Philippines. Once again, I'm Dr. Alvin Francisco. Sana marami kayo natutunan sa mga salubing ko. Signing out.